Paano makuha ang 6 builder sa Clash of Clans? Sa video na to, ipapakita at ituturo ko sa iyo kung paano makuha ang 6 builder o ang master builder sa Clash of Clans. Alam kong posibleng alam mo na to dahil this update was released way back around 2019 to 2020, so it's about more than 2 years ago na siya. Pero ginawan ko pa din siya ng video dahil I think napaka-importante ng impact ng 6 builder, lalo na sa home village. Isipin mo kung may 5 builder ka plus 1 builder. So, napakalaking tulong po nun. The moment na makuha mo ang 6 builder sa Town Hall Level 10, technically 20% ang mababawas sa total upgrading time mo to reach the current max Town Hall Level 15. Napakalaking bagay nun, diba? Pero currently, kung wala ka pang 6 builder, kung gusto mo itong makuha at kung hindi mo pa alam kung paano, ay mapapanood mo sa video na to. Kung may 6 builder ka naman na at kung alam mo na to, ay pwede mo pa rin itong panoorin. Ako nga pala si Nico and welcome to my channel. Kung mahilig ka sa mga video about sa Clash of Clans na Tagalog at kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ay ini-invite kita mag-subscribe. I-click mo na rin yung notification bell button para mag-i-updated ka sa mga next videos na in-upload ko. Kung sakali na may lumabas na ads diyan sa inyong screen, ay wag niyo pong i-skip. Magiging malaking tulong po ito sa akin at sa ating channel. Maraming salamat po. So wag na natin patagalin at simulan na natin to. Ang tawag sa additional builder ay si Master Builder. So kaya siya tinawag na 6 builder ay ang total number of builders na available lang kasi sa Clash of Clans na nag-i-exist ay 5 builders lang. So depende ang tawag mo kay Master Builder, depende kung ilan na yung existing na builder na meron ka. Halimbawa, 3 lang ang builder mo, tapos ang tatawag mo sa Master Builder pag nakuha mo ito ay 4th builder na. Make sense, di ba? And to tell you honestly, mahirap kunin si Master Builder or 6 builder nang wala kang 5th builder unless magja-gems ka sa account mo. Dahil bago mo ito makuha ay may mga requirements na dapat mong kompleto. Wala namang eksakto kung ano yung pagkakasunod-sunod nito as long as magawa mo lahat ng requirement. So yung unang requirements bago mo makuha ang 6 builder, dapat mabili mo yung auto hat sa builder base na nagkakahalagang 100,000 builder gold. At bago mo ito mabili ay kailangan builder hall level 9 na ang iyong builder base. Ang auto hat kasi ay bahay ni Otto na invention ni Master Builder na pwedeng pumalit o humalinhin sa kanya kapag nag-travel siya sa iyong home village. Pangalawang requirements na kailangan mo i-gear up ay ang 3 defense mo sa home village. Kailangan mo munang palibelin ang 3 defense required sa iyong builder base bago mo ma-gear up ang 3 defense na required hopefully. Dapat meron ka at least isang level 4 pataas na double cannon. Next, dapat meron ka at least isang level 6 pataas na archer tower. At dapat meron ka at least isang level 8 pataas na multi-mortar. Pag na-reach mo na yan, pwede mo na i-gear up ang 3 required defense sa home village. Basta dapat meron ka at least isang cannon na dapat ay level 7 pataas. At pwede mong ma-upgrade ang cannon sa level 7 kapag Town Hall 6 ka na. Next, dapat meron ka at least isang archer tower na dapat ay level 10 pataas. At pwede mong ma-upgrade ang archer tower sa level 10 kapag Town Hall 8 ka na pataas. At last ay dapat meron ka at least isang mortar na dapat ay level 8 pataas. At pwede mong ma-upgrade ang iyong mortar sa level 8 kapag Town Hall 10 ka na. So yung epekto ng gear up sa defense mo sa home village ay malupit dahil pwede mo i-switch sa kakaibang firepower ang mga ito. Yung cannon ay pwede maging double cannon, magiging triple yung cannonball nito pero liliit yung range. Yung archer tower mo naman ay pwede siyang mag-duck or bumaba na nagiging dahilan para lumit yung range nito in exchange naman sa additional attack speed na mas mabilis pa kesa sa archer queen. At ang iyong mortar naman ay pwede maging multi-mortar na kagaya ng sa cannon, meron din itong multi-cannonball. Ngayon, pag nag-gear up mo na, pangatlo, kailangan mo nang i-upgrade ang iyong cannon cart sa builder base sa max level nito sa kasalukuyan na level 18. At magagawa mo lang ito ma-max level kapag builder hall 9 ka na. Pang-apat na requirements ay kailangan mong ma-upgrade ang iyong Mega Tesla sa builder base sa max level din nito sa kasalukuyan. Dapat level 9 ang Mega Tesla mo. At magagawa mo lang din ito ma-max level kapag nasa builder hall 9 ka na. Panglimang requirements, kailangan mo ding ma-upgrade ang iyong battle machine sa builder base sa max level din nito sa kasalukuyan. Dapat level 30 ang battle machine mo. At magagawa mo lang din ito ma-max level kapag builder hall 9 ka na. Kapag nagawa mo lahat ng requirements na yan, ay makukuha mo na ang 6 builder o yung master builder. It is not necessary kung sino yung mauuna mo dyan sa mga requirements na yan, gaya nga nasabi ko kanina. Pero every time na may makukomplete ka sa mga requirements, ay pwede mong ipa-level ang iyong auto hat from level 1 to level 5. Kapag nag-level 5 na ang iyong auto hat, ay lalabas na si Otto na pwedeng pumalit kay Master Builder at makakapag-travel na si Master Builder sa iyong home village. Para makita mo yung actual nito, ay meron akong video way back noong Town Hall 11 pa lang yung account ko. Now, sa part ng video na to ay level 4 pa lang yung aking auto hat. So, kung gusto mo makita yung iyong progress, ay pwede mong i-check sa upgrade. Bali, ito yung mga requirements na kailangan nating tapusin na nasabi ko kanina. And, naka-check na yung 3 requirements sa akin by that time. Gear up 3 buildings, cannon, archer tower, at mortar sa home village. Tapos, level 18 naman yung cannon cart.
level 9 na rin yung Mega Tesla. At yung huli, level 30 battle machine, yung pinakamahirap at pinakamatagal. And sa part na to, level 29 going level 30 pa lang yung battle machine ko. Noong time na yan ay na-excite ako, kaya ginems ko na si battle machine para mag level 30 na siya. Upgrade completed, battle machine level 30. Now, para makita mo ng maigi paano makuha ang 6 builder o si master builder, lagay na natin sa top part yung auto hat. Tapos upgrade. And ayan, naka-check na yung 4 requirements. Na kanina ay 3 lang yung naka-check. Complete the requirements to upgrade. Once all the 4 requirements are completed, you will unlock the Master Builder latest invention auto. Tapos tap na natin tong upgrade. Auto completed. Master Builder can now travel between villages. Just tap the Builder Hall and send the Master Builder across the sea. You can always send him back by tapping Master Builder's hat in home village. Sabi ni Master Builder, don't let the size fool you. He swing hammer like a champ. Kahit daw maliit si Otto, kasing lakas daw ng isang champ yung pag-swing niya ng kanyang hammer. Well then, I'll pack some things and you can get a place ready for me to stay. Kung mapapansin mo, sa top middle part ay 2 over 2 na ang builder sa builder base. Meaning ay pwede ng 2 builder ang magagamit mo sa iyong builder base sa pag-upgrade. Pag nakuha mo na si Otto. And pag tinap mo yung Otto hat, ay meron siyang button ng travel. Pag tinap mo yan, sabi dito, Master Builder's hat needs to build in home village. Bali, go muna tayo sa home village. And ayan, meron na yung unplaced building. I-place natin siya dito. And boom, ayan na siya. Meron na tayong Master Builder's hat sa home village. Pwede na siyang mag-travel. Go tayo sa builder base. Tap na natin ang auto hat. Tapos travel. Do you want to send the Master Builder to home village for now? Pag in-okay mo yan, makikita mo sa top middle part ng screen. 1 over 1 na lang. At yung icon na ni Otto ang nakalagay. Hindi na yung icon ni Master Builder. So para makita natin, go tayo sa home village. At ayun, 1 over 6 na ang builder natin. Pag tinap mo yung Master Builder's hat sa home village, may button din ito ng travel gaya ng sa auto hat sa builder base. Multipurpose ang ating Master Builder o 6 Builder. In case na wala ka nang may upgrade sa iyong home village, ay pwede mo na siyang isend at mag-help sa pag-ups ng iyong builder base. Now, para makita mo yung actual na si Otto sa builder base, ay try natin mag-remove na obstacle. And ayan na siya. Ang lupit ng animation, para lang siyang maliit na battle machine. Tapos kapag nagre-remove siya ng obstacle, ay gunting talaga yung ginagamit niya, hindi martilyo gaya ng builder. Additional information mga idol, to sum up lahat ng information na ito bago ka magkaroon ng 6 builder o master builder, the minimum requirements na dapat meron ka ay town hall level 10 ka, dahil nandito yung last requirements ng level 8 na mortar sa pag-gear up. At sa builder base naman, dapat builder hall level 9 ka na, dahil nandito naman yung mga max level ng cannon cart, mega tesla at battle machine. So kung mag-i-start ka from scratch, pa-level ka lang ng town hall. Pag na-reach mo na yung town hall level 4, pwede mo nang i-start si builder base. Pag nagka-builder base ka na, ay pwede mo na silang pa-level ng parehas. Pwede mo silang paghalinhinan o pagsalitan. Kapag nag-a-ups lahat ng builder mo sa home village, sabay mong laruin si builder base. Sa parang ito ay pwede na siyang maging preparation for getting your 6 builder o yung master builder. Another thing mga idol, mas mabilis pong magpa-town hall level 10 at kunin ang required level ng 3 defense na i-gear up kesa makuha at matapos yung mga requirements sa builder base para sa 6 builder. Dahil merong posibleng 5 builder na pwedeng magtulong-tulungan sa iyong home village para may upgrade ang iyong mga units. Unlike sa builder base na nag-iisa lang yung ginagamit nating builder. So para sa mas mabilis na paraan kung paano mo makukuha o matapos ang mga requirements para makakuha ng master builder o 6 builder, kailangan i-priority mong i-upgrade. Number 1, yung gold mine, yung elixir collector, at yung mga storages. Kapag max level ang storages mo, mas malaki ang pwedeng punuin ng mga builder rune para dito. Pangalawa sa kailangan i-priority mo na bilhin sa builder base ay yung army camp. Kapag available na to, bilhin mo siya kaagad. Once kasi na dumadami yung army camp, ay dumadami din yung mga troops mo at mas madaling manalo sa versus battle. Pangatlong priority, lagi mong i-max yung laboratory as much as possible. Kasi kapag max level ito, ay pwede kang gumamit ng mga power potion para max level ang mga troops mo sa current builder hall level. Mas madaling umatak at mas madaling manalo dahil max level ang troops mo kapag meron kang power potion. Bukod pa doon ay pwede mong masagadsad yung level ng cannon cart dahil mahaba-habang upgrading yan mga idol. 18 level. Siyempre, pang-apat, isabay mo na din i-focus palibelin ang iyong battle machine dahil 30 levels po ito. At once na nakuha mo na yung mga naunang structures at yung mga new units, upgrade ka na kaagad ng builder hall kahit level 1 pa lang lahat ng defense at walls mo. Yes, magra-rush po tayo ng builder hall level. Go for builder hall 9 as fast as you can. Kabaliktaran po ito ng home village. Ang resources lang kasi na nakukuha dito ay nanggagaling sa panalong attack sa versus battle at sa mga resources building kagaya ng gold mine at elixir collector. Mas mataas ang level ng iyong builder hall, mas mataas ang pwedeng maging level ng resource collector mo. Bukod pa doon ay pwede kang makapag-upgrade ng mas mabilis sa iyong builder base dahil
Well, times 2 na silang pwedeng magtulungan sa pag-upgrade ng iyong builder base. Lagi mo ding gamitin ang clock tower basta available na siya. Gamitin mo lang ng gamitin kahit wala ka ng attack. Mas mabilis ang production ng resources, mas mabilis ang pag-upgrade, at mas bibilis ang laboratory research. Huwag na huwag mong palalampasin yung 3 wins every 22 hours dahil dito ka lang kasi kukuha ng resources kagaya ng elixir at gold maliban pa sa resource building. So huwag na huwag mong palalampasin ito. Kunin mo lang yung 3 panalo every 22 hours. Unconsciously makikita mo tumataas na rin ang iyong builder base trophy na nagkokos ng pagtaas ng rewards na nakukuha every time na nananalo ka sa versus battle. Itabi mo din ang mga builder runes hanggat maaari ay gagamitin mo lang ito pagsimot na yung laman ng storages mo, gold man yan o elixir, para di masayang yung paggamit mo sa runes at para masulit mo ito. At isa sa pinakamagandang features ngayon sa builder base na wala kagaya dati ay pwede kang bumili ng resource na 1 million builder gold at 1 million builder elixir sa weekly deals gamit ang iyong raid medals. Ang maganda, wala pong cooldown. As long as meron kang raid medals, pwede kang bumili ng builder gold at builder elixir na nagkakahalagang 250 raid medals lang. Sa ganitong paraan ay di ka na talaga mawawala ng resources sa builder base at tuloy-tuloy ang pag-upgrade mo dito. Kung may extra money ka naman, kesa mag-gems ka, ay pwede ka din bumili ng gold pass na magbibigay ng mga perks maximum 20% less sa building cost at time ng iyong mga upgrade kahit sa builder base. So bali ito yung mga paraan para mas mabilis mo makuha ang master builder o ang 6th builder mo mga idol. Medyo matagal na ring walang bago sa builder base, pero nitong darating na 2023, ang dev team ng Clash of Clans ay nag-confirm na magkakaroon ng mga updates, changes, and improvements sa builder base. And kung ano man yung plano nila for builder base ay for sure na napakaganda at napakalupit na naman yan. Pero bago sana dumating yan ay makuha mo na idol yung 6th builder. It's not that easy but it's worth it. Dito na po matatapos ang video natin mga idol. I hope na nagustuhan nyo po ito. And kung nagustuhan nyo po ay like nyo na po and share itong video na to. Kung may mga tanong, suggestion, o reaction ka naman sa video to ay comment ko na yun sa baba dahil binabasa ko po lahat yan. At huwag na huwag po kayo mga kadimot na mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell button para mag-updated po kayo sa mga next i-upload natin sa ating channel. Once again, my name is Nico. Maraming salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat kayo palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.